K-drama fanatics, hello! Dahil tayo ay K-drama fanatics, ito ay nasa bucket list natin. Ang kimchi jjigae. Nailagay na natin ang sesame oil, pork, and white onions and string onion. Sauteed mo ito. Sauteed mo lang hanggang mag-brown ang karne. Ako lang ba o kayo rin, kapag may nakita ko sa K-drama na food, automatic, nakalista. Halu-haluin mo ang sinusutay mo ng maigi para maluto ang mga karne. Kasi pag hindi naluto yan, ako, matigas. Dami ng pinapanood kong K-drama, lagi ako nakastock na kimchi. Kapag okay na ang iyong karne, add mo na ang 2 cups of kimchi. Tira-tira ko na lang talaga ng kimchi ang ginamit ko dito. Halu-haluin mo ulit ang kimchi para maihalo pa siya sa bandang loob. Hindi lang siya puro sa labas. Saka mo lagyan ng 2 spoonful of gochujang. Optional din ang lagyan mo siya ng red chili pa. Pampaanghang kung gusto mo ng mas maanghang pa. Hindi naman ako mahilig sa maanghang dati pero ngayon. No. Then, i-add mo na ang 2 cups of water. Or depende sa inyo kung gaano nyo gusto karami ang tubig sa baw. Comment mo naman kung anong favorite K-drama mo. Ako kasi, ang Dots, Goblin, Weightlifting, Fairy Bukyo, at napakadami pa. I-add nyo na rin yung minced garlic na ginawa nyo. Kaka-K-drama ko, naging pangarap ko na rin pumunta sa Korea. South Korea, syempre, hindi sa North Korea. I-add mo na rin ang enoki mushrooms. Pwede ka rin mag-add ng tofu. Optional yun kung gusto mo lang. Ako kasi ayaw ko ng tofu. I-boil mo pa ito ng 5 to 8 minutes. Lagyan mo na rin ng asin at asukal. Pampalasa. Isa rin nga pala sa pinakagusto ko ay ang Crash Landing on You. Sino ba naman ang hindi kikiligin kay Captain Dre? Kakapanood ko noon ng K-drama, meron pa nga akong pirated CD na nakatago sa bahay namin. Pagkatapos nito, pakuloan mo na lang ito ng 2 to 5 minutes din. Okay na to.